Narito ang pagpapatuloy ng kapanapanabik na kwentong pag-ibig ni Naara at Santi sa kwentong pinamagatang Magkadugo. Pero bago ko simula ng kwento, at kung bago ka pa lang dito, please do subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko. Saan ka magka-college kung ganun? Tanong ni Simon sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim at tumingin sa ibaba. Nagkakape si ate at kuya. Kung saan si kuya nag-aaral? Sa Montreal Catholic College? Yup. Narinig ko ang pagpitik ng daliri nito. Sakto. Malapit sa amin. Mahahatid sundo kita. Di na kailangan, no? Ara, seryoso ako sa panliligaw sa'yo. Binaliktanaw ko ang kinaroroon na nila kuya. Nakatingin na ito sa akin habang sumisimsim ito sa kanyang kape. Tingnan natin, Simon. Kinabahan ako bigla at itinago ang aking cellphone. Hindi alam ni kuya na nakikipag-text uli ako kay Simon. Tsaka, nagdagdag na rin ako ng ibang cellphone number sa mga classmates ko. Bumaba ako at nakita si Lola Lourdes na naglalapag ng bilo-bilo sa mesa. Wow! Magtitinda kayo, Lola? Nilagay nito sa dalawang basket. Oo, may palabas ngayon sa plaza. Magtitinda ako doon ng palamig at pagkain. Sama ako, Lola? Ngumuso ito at tiningnan ako. Sigurado ka? Baka mabagon ka doon. Hindi po. Sandali lang magbibihis ako, Lola. Nagbihis ako ng puting t-shirts at shorts. Nakabihis na rin si Lola pagbaba ko. Hindi ko na inabala pa sila ate at kuya. Mainit sa plaza pagdating namin. Inayos namin ni Lola ang aming pwesto sa ilalim ng puno. Inaayos ko ang malapad na payong habang si Lola ay nag-a-arrange ng mga biskuit, bilo-bilo, puto, mga mineral water at marami pang iba. Inayos ko sa di kalakihang cooler ang mga mineral at soft drinks nang may tumawag sa akin. Oh, Lando, ikaw pala yan. Si Lola habang nakaupo sa kahoy na upuan. Halong lalaki at babae ang grupo ni Lando. Opo, Lola, manunood kami sa parada. Pabili naman po. Ngumiti ako at ibinigay sa kanila ang kaniyang binili. Nagbigay ito ng 500 pesos. Wala pa kaming bariya. Napanguwi pa ako. Hindi, keep the change na. Nakakahiya naman, iho. Hindi, Lola. Diyan na po iyan. Marami kaming naibenta ni Lola maghapon. Halos wala na rin laman ang cooler at ang mesa. Wow! Ang dami na nating pera, Lola. Ayan, 200 oh. Tiningnan ko lang ang perang nakabitin sa kamay ni Lola. Itinula ko iyon pabalik sa kanya. Lola, huwag na. May pera pa ako. Tsaka mas kailangan ninyo iyan sa gamot ninyo. Ngumiti ito at hinaplos ang aking pisngi. Mana ka talaga sa kuya mo, Ara. Umiwas ako nang banggitin niya si kuya. Ang pag-iwas ko, ang siyang pagkita ko kay Lando na nasa harapan namin ni Lola. Kumakamot ito sa kanyang bato at tila nahihiya. Lola Lourdes, pwede po bang ipasyal muna si Ara? Napataas ang dalawa kong kilay. Abay oo naman. Basta naman iuwi mo ang apo ko nang walang galos at buo. Pero nasa kanya pa rin ang desisyon, iho, kung sasama siya sa iyo. Tumikhim ako at ngumiti. Maaga pa naman, tsaka maganda ring makagala ako dito bago kami umuwi. Pwede naman. Yes, napasuntok ito sa ere at sumaludo kay Lola. Makakaasa ka, Lola. Dadalhin ko lang siya sa food court. Magkasabay kaming lumakad ni Lando. Nadaanan namin ang mga balloons na hugis puso at mga cartoon characters. Gusto mo niyan?
Tanong ni Lando sa akin. Bigla kong naalaala si Kuya. Iyan lagi ang tanong niya kapag may gusto akong bilhin. Huwag na, tanggi ko kay Lando. Pero umiling ito at nilapitan ang mga balloons na hawak ng magtitinda. Pabili po manong ang pinakamalaking hugis puso po. Napahalakhak ako sa kanyang kapilyuhan. Pinigay nito agad sa akin. Ang ganda. Tinuro nito ang mga nagtitinda ng kwekwe, fried isaw, toge at mga pisbol. Doon tayo. Treat mo? Oo naman. Masayang kasama si Lando. Naggabihan na kami sa plaza at naaliw sa parada. Meron ring fireworks display. At mamaya may banda na naman. Ang saya. Turan ko habang bitbit ang mga pinamili sa akin ni Lando. Noon ko pa gustong niyayain ka. Kaso, masyadong istrikto ang kuya mo. Naiintindihan ko naman kasi. Nag-iisang babae ka at maganda. Pinisil nito ang aking pisngi. Humalakhak ako. Pwedeng pahinging number mo? Tanong nito. Tumango ako at ibinigay ang aking numero. Bago ko pa naibigay, napasadahan na ng aking mata ang ilang tawag mula kay kuya. Kinabahan ako bigla. Hinatid ako ni Lando hanggang sa aming bahay. Salamat sa paghatid. Nasa loob pa siya ng tricycle at nakangiti sa akin. Walang anuman, ite-text kita. Ngumiti ako at tumango dito. Umingay ang kinakalawang ng gate ni Lola nang buksan ko ito. Kinakabahan at namamawis ang aking palad sa kaba. Alam ko kasing hindi ito gusto ni kuya. Pero gusto ko naman maging masaya. Nasa sala sila Lola at Ate Ana nang pumasok ako. Umihip ang mabagsik na hangin at kumidlat pa. Mabilis akong pumasok sa loob. Mukhang uulan pa yata. Isa-isang tiningnan ni Lola ang aking mga dala. Magandang gabi, Lola, ate. Wow, nakikipag-date ka na ara. Tukso ni ate sa akin. Maputla pa rin ito, pero naging masiyahin na. Pinatay ni Lola ang TV nang kumidlat uli. Si Kuya, Lola, umalis iyon kaninang hapon. Hindi nga rin kumain iyon. Saan daw siya pupunta? Hindi rin iyon nagpaalam ara eh. Mukhang uulan pa naman. May pag-aalala sa tono ng boses ni ate. Kahit nasa kwarto na at nakabihis na, hindi ko maiwasan ng mag-alala. Nakahiga na si Ate Ana at mukhang inaantok na. Bumangon ako at tiningnan ang langit na nagbubuhos ng ulan. Kahit umuulan, ay may buwan. Tumayo ako at huminga ng malalim. Kinuha ko ang payong. Nanginginig ang aking kalamnan. Dahil sa lamig at basa na rin ang ulan ang aking katawan. Hindi sapat ang payong na aking dala sa bagsik ng hangin. Medyo nagigiba na ito. Bawat kidlat ang siyang pagtiliko. Tila may sariling pag-iisip ang aking paa at dinala ako sa batis. Unti-unting humina ang ulan. Naalala ko ang ahas sa kuweba. At dinagundong ako ng kaba. Kaya mo yan, Ara. Kaya mo yan. Pag-cheer ko sa aking sarili. Tila naging tulong ang buwan para makita ko ng malinaw na tubig. Kumikinang iyon at nakakaakit. Mas lalo akong lumapit at may nakitang anino sa puno. Isang lalaking nakaupo at seryosong pinagmamasdan ang pag-agos ng tubig. Na tila isang magandang tanawin iyon. Umangat ang kamay nito at nakita kong lumagok siya doon. Umiinom si kuya at nakahubad pang itaas. Mas lalo akong kinabahan. Kusang lumapit ang aking mga paa. Ang bawat hakbang ko, ang pag-ingay ng mga batong naaapakan o di kaya'y mga tuyo ng dahon. Ang anino nito na nakahilig sa puno habang nakaupo kay nakakahalina.
Tila naramdaman nito ang aking presensya, kaya napatingin ito sa akin. Umiwas ito at uminom ulit sa bote ng beer. Umuwi ka na, Ara. Kasing lamig ng hangin ang boses niya. Napalunok ako at mas lumapit pa. Umuwi na tayo, kuya. Susunod ako. Huminga ako ng malalim at sinubukang hawakan ang kamay niya. Kuya, sabing mauna ka. Sino bang may sabi sa iyong pumunta ka dito? Umalsa ang boses nito. Napalunok ako ulit dahil namumula ang dibdib nito. Halatang may tama na. Umuulan, kuya. Baka magkasakit ka. As if you care. Hindi ko maiwasang magtaas ng aking kilay dahil sa fluent ng pag-iinglis nito. Lasing ka lang, kuya. Oo, lasing ako, kaya mauna ka na. Hindi kita iiwan dito. Ngumisi ito at may kinuha sa gilid at saka hinit-hit. Sigarilyo iyon. Napalunok ako at mas nadipina ang tangos ng ilong at panga nito nang ibuga nito ang uso. Nakipag-date ka na pala. May sarkasmo sa boses nito. Ngumisi pa ito at uminom ulit. Inagaw ko sa kanya ang bote at inilayo. Tinanglan lang niya ako at umirap. Magkasalubong ang makapal na kilay nito. Umuwi na tayo, kuya. Umiling ito at tumingala. Nakita kong nagtangis ang mga bagang nito. Masaya ka bang makipag-date sa lalaking iyon? Napaiwas ako at napatingin na lang sa tubig. Masaya naman. Namayani ang katahimikan nang sinagot ko iyon. Huminga ito ng malalim. Simula bukas, bawal ka nang mag-cellphone. Sa pasukan, babantayan kita. Kaya huwag kang basta-bastang lumandi. Ang bata mo pa. Napanganga ako at hindi makapaniwala. Iba talaga ang epekto ng alak. Anong landi? Anong landi? Balik nito sa akin. Ginawa mo iyon kay Lando kanina. Nalimutan mo na? Napakurap-kurap ako at pagak na tumawa. Sinong may sabing naglandi ako? Masayang kausap si Lando. Wala kaming ginawang masama, kuya. Sa ngayon, wala pa. Umalsa na naman ang boses nito. Nakaramdam ako ng konting takot. Pilit kong nilalabanan ang takot at pinalitan ng galit. Ang sakit mong magsalita. Anong tingin mo sa akin, malandi? Alam mo, sa iyo na ang cellphone mo. Hindi ko iyon kailangan. Tumayo ako at nakita kong tiningala ako nito. Sino ka ba para pagbawalan ako ng ganito? Kung tutuusin, pwede na akong mag-boyfriend. Subukan mo lang, Ara. Tagis-ngipin na tura nito. Susubukan ko talaga. Padarang akong tumayo para iwan ang hinayupak na ito. Narinig ko ang padarang na paglapag ng bote at ang paghila nito sa akin. Padarang ako nitong pininid sa puno na hinihiligan niya kanina. Hinawakan nito ang aking dalawang pulso gamit ang kanyang isang kamay. Anong sabi mo? Naniningkit ang mga mata nito. Napalunok ako ng ilang beses nang malanghap ang amoy ng alak sa hininga nito. Nakakaliyo iyon. Sobrang lapit ng labi nito sa akin. Nararamdaman ko ang init ng katawan nito na nakalapit sa aking dibdib. Hindi ako nakasagot at napailing na lamang. Subukan mo lang, Ara. Tila ang mga binitawan nitong salita ay nagpasiklab uli ng galit ko. Susubukan ko talaga. Sino ka ba sa akalam? Isa pa, Ara. Hahalika na kita. Napapikit ang mga mata nito at tila nagtitimpi. Lumaki ang aking mata at hindi makapaniwala. Ano? Subukan mo lang. Hindi na natapos ang aking sasabihin.
dahil walang respetong lumapat ang labi ni Kuya sa aking labi. Halos gumuho ang aking mundo nang maramdamang gumalaw iyon at ibinuka ang aking labi. Naramdaman ko ang pagsayad ng metal na hikaw nito sa aking labi. Huwag Kuya, naputol ang sasabihin ko ulit nang inanggulo lang nito ang ulo at hinalikan ako ulit ng mariin. Halos sumabog ang aking dibdib sa kaba. Nanginginig rin ang aking tuhod. Tila naramdaman nito ang aking luha, kaya ito tumigil. Hindi ko na nakayanan at sinampal ko ito ng malakas. Ang sama mo. Pumula ang pisngi nito dahil sa aking sampal. Tinalikuran ko ito para sana umalis, pero hinila ako nito ulit at niyakap mula sa likod. Binaon nito ang mukha sa aking leeg. Sorry baby. Tumindig ang aking balahibo sa narinig. Hindi ko na talaga kaya. Dagdag pa nito. Tila ramdam ko ang bawat bitaw nito ng salita. Hindi ko na mapigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ara. Sumayad ang labi nito sa balat ng aking leeg. Kuya, akin ka, Ara. Hindi ka mapupunta sa iba. Napapikit na lang ang mariin nang marinig ang huling sinabi nito.